Samahan nyo kami gumawa ng kilawin. Ay, manonood lang pala ako. Ito yung yellow pin na gagawin niya. Bira na. Big, big, big. Mukha siyang tulingan, pero yellow pin daw siya. Kakatayin muna niya yung fish. Fish, fish. Galing ko pa ba ito? Oo, mukhang natin. Ang galbalat para hindi makunat. Kailangan ng chani para tanggalin yung tinik. Tinik-tinik niya. Para maibabad.
Ilang minutes yan? Mamaya, pag nagputi na siya, pwede na. Pag naging puti na raw o putla. Pwede na. Pwede na. So, babad muna natin siya. BRB. Next step, habang nakababad yung isda, ay maghihiwa na ng kalamansi para paanglagay doon sa kikilawin. Tansyahin na nila ko ilang piraso. Kikilawin. Kikilawin. May medyo kabastusan, no? Next, yung luya. Luya-luya. Ganda ng boses. Maliliit lang yung hiwa. Para makain din. Ang pagganda daw ng boses yan. Sa mga sintonadong kagaya ko. Hindi naman effective yun. So, ito na yung luya. Lagay na sa lagayan. Lagayan! Yung next is sibuyas na puti. Kamas yan. Sibuyas yan. Huwag mo akong gawing Hiwain ulit ang maliliit. Parang giniling, ganun. Yung kamas. Yung sibuyas. Baliw ka ba? Tapos pagsamahin mo siya. So, ito na yung fish. Fish da. Sasalain. Hindi pwede pigain. Maasim. Ugasan para hindi siya masyado maasim. Kasi lalagyan na rin naman ng kalamansi eh. So, kailangan hugasan. So, drain muna natin siya ng mga 10 minutes para nakatulo na siya ng maayos. So, let's wait. Ilagay na siya sa mangkuk sa pagsamahin ng sibuyas at luya. Sama-sama-sama na siya. It's all luya. Madami yan. Marami yan para sa ating dalawa. Tapos lagyan ng konting bechens. Kilawin. And then, asin. Wings. Asin-asin. Kukunot. Tansya lang po. Huwag masyado madami. Ilang piraso lang ay. Ano ba? Humarang pa yung... Ano ito, Stacey? Tapos ilagay yung kalamansi.